at bisitahin natin ang Manila. Damang kapanatagan at pagmamahala. Good morning, Manila! Narito nga po tayo ngayon sa Kwartilya ng Katipunan kung saan isinasagawa ang isa na namang booster caravan ngayong araw ng Sabado, January 8. Ang araw po na ito ay dedicated para sa ating mga motorcycle riders, hindi lamang ng lungsod ng Maynila, kung hindi para sa general public. Ito ay handog pa rin ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa ilalim ng liderato ni Punong Lunsod Francisco Isko Moreno Dumagoso para mabigyan ng kapanatagan at proteksyon ang bawat Pilipino laban sa sakit ng COVID-19. So, ayon nga sa ating monitoring dito ngayon sa Kwartilya ng Katipunan, as of 8 a.m., nasa 300 na motorcycle at bicycle riders na po ang nakapila dito para makatanggap ng kanilang booster shot laban sa sakit ng COVID-19, ang ino-offer nga ng pamahalaang lungsod ng Maynila ngayong araw ng Sabado para sa general public ay lahat ng brands ng COVID-19 vaccine para sa kanila. So, ibig sabihin, available po ngayong umaga ang Sinovac, Moderna, AstraZeneca at Pfizer vaccine na pwede iturok sa kanila depende sa kung ano yung preference nilang vaccine na booster shot. Sabi nga lagi ni Mayor Isko Moreno Dumagoso, pwede ka dito sa Maynila, pwede kang maging choosy. So lahat niyan ay ini-offer ng libre ng pamahalaang lungsod ng Maynila para sa ating mga motorcycle at bicycle riders ngayong umaga, January 8, dito nga sa Kwartilya ng Katipunan. Matatandaan po natin na ito ang ikatlong sektor na binigyan ng special booster shot vaccination ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Nauna nga po dyan, yung Divisoria workers natin, na kung saan tayo po ay nakapagbakuna. Morning, sir! Kung saan tayo nga po ay nakapagbakuna ng booster shot sa total na 1,242. Ito yung matapos tayo magsagawa ng 2-day night vaccination sa kahabaan ng One Luna Corner Recto noong January 5 at January 6. Ito nga po yung mga dedicated naman para sa mga magugulay, magkakarne, mag-iisda, driver, pahenante at cargador sa Divisoria. Hindi din ito yung we have to take note na hindi ito naka-focus lang para sa mga workers natin dito sa lungsod ng Maynila. Kung hindi, ito yung mga pahenante natin na nanggagaling sa Northern Luzon, Central Luzon at iba't ibang panig pa ng bansa. Sabi nga ni Mayor, itong pandemic na to, we have to have an inclusive approach kasi kailangan sama-sama natin siya malalagpasan. So kailangan dito sa Maynila, kailangan natin akapin ang lahat ng kaya. Pinipilit natin akapin ang lahat ng kaya natin akapin. Samantala, iyon yung first sector na ginagawa natin. The other sector na patuloy natin binakunahan itong past 2 days ay yung mga delivery riders natin. Total nga din po ng nabakunahan natin na delivery riders sa ginawa natin 2-day booster caravan dito pa rin sa Kwartilya ng Katipunan ay 1,782. Sila po yung mga delivery riders from Grab, Angkas, Lalamove, Shopee, Mr. Speedy, Foodpanda, etc., Lazada. Ang lahat nga po na ito ay ginawa hindi lamang para mabigyan ng proteksyon at kapanatagan ang ating mga manggagawang Pilipino, kung hindi ang maging ang kanilang mga pamilya at mga customer na nakakasalamuha araw-araw. Kasi hindi natin alam
mas mabuti na mabigyan sila ng proteksyon sa araw-araw kesa malagay sila sa severe case, sabi nga ni Mayor. Mas mabuti na may booster shot kasi para hindi ka malagay sa severe case at kahit papano mapanatag yung kalooban ng ating mga pamilya na tayo ay magiging ligtas kung sakali man tayo ay magkaroon ng infection ng COVID-19. Ang kartingyan ng Katipunan po ay matatagpuan sa tabi ng Manila City Hall. Ito po ang kasalukuyang ginagawa na booster caravan para sa ating mga motorcycle riders at bicycle riders ay open to all. Ang kailangan lang pong dalhin ay inyong updated vaccination card. So hindi po kailangan na taga Maynila ka lamang. Pwede po kayo galing sa iba't ibang lugar natin. Para sa mga nagtatanong kung pwede po ang may back ride, yes, pwede po. So sa isang motorcycle po natin, para sa mga motorcycle riders natin, pwede tayo may back ride na isa. So pwedeng dalawa kayong mabakunahan. Hindi tayo maglilimit lang sa 1:1. So as many as possible, babakunahan natin ang kaya nating bakunahan. Ang booster caravan nga po na ginagawa ngayon sa Kartingyan ng Katipunan ay open pamula 8 a.m. hanggang 5 p.m. ngayong araw na ito. Again, ang available po natin na booster shots ay Moderna, Sinovac, AstraZeneca, and of course yung Pfizer vaccine natin. So kayo po ang bahalang mamili kung ano po yung gusto nyong maiturok sa inyo as your booster shot. Ito ginagawa nga natin na booster shot caravan ngayon sa Kartingyan ng Katipunan ay sa tulong na din ng iba't ibang departamento ng Manila City Hall katulad ng MTPB na pinangungunuan ni Director Dennis Viaje at ng MDRMO na pinangungunahan ni Director Arnel Angeles. Ma'am, okay lang po mahingan kayo ng message. Message lang po for Mayor Isko Moreno regarding po doon sa libreng binibigay natin na booster shot ngayong araw po. Message ka lang. Para malayo kayo sa
Yes, good morning, ma'am. Nakita nga po natin ngayon na kakatapos niyo lang po matanggap yung booster shot. Ano po yung booster shot na natanggap niyo po? Pfizer po. Ma'am, question, additional question lang din po. Bakit po Pfizer yung naisip niyo po na... Maganda daw po. Ma'am, kung may gusto po kayo sabihin for Mayor Escomarendo Magoso, after nyo po matanggap ng libre yung booster shot po natin dito sa Cartilla ng Katimpon, ano po yung gusto nyo pong sabihin sa kanya? Hi, good morning. Una sa lahat, thank you po sa thank you po, ma'am. Sabi nga po ni ate kanina, ang booster shot vaccination dito sa Cartilla ng Katipunan ay open to all. Hindi lamang po siya limitado para sa mga taga-Lunsod ng Maynila. Kung hindi, pwede po ang lahat kahit saan man panig po kayo ng bansa galing o ng Metro Manila. Aakapin po natin ang ating kayang akapin dahil we have to take this pandemic inclusively. Again, sa mga bagong kakatutok lang po ngayong umaga, kasalukuyan pong ginaganap ngayon dito sa Cartilla ng Katipunan ang booster caravan dedicated for motorcycle at bicycle riders. Ito po ay para sa lahat. Kailangan lamang pong dalhin ang inyong updated na vaccination card para po kayo po ay makatanggap ng inyong booster shot dito po sa Cartilla ng Katipunan na matatagpuan sa tabi ng Manila City Hall. Para sa mga nagtatanong po kung ano ang requirements, wala pong requirements. Kailangan lang po dala nyo po ang inyong vaccination ID, updated vaccination ID. At kailangan, of course, registered po kayo sa manilacovid19vaccine.com para po ma-record po ang inyong booster shot for today. Kung kayo po ay taga Maynila, no need to register again since may account na po kayo. Dalhin nyo na lang po ang inyong QR code para po ma-scan po ng ating mga kasamahan dito sa Cartilla ng Katipunan sa pangunguna pa rin ng ating mga membro ng MDRMO headed by Director Arnel Angeles. Kung kayo naman po ay taga ibang lunsod, register lang din po ulit kayo dun sa nasabing website sa manilacovid19vaccine.ph. And dalhin lang po ang inyong vaccination ID kung saan man po kayo naturukan ng first at second dose. Ang booster shots na brand na available ngayong umaga ay 4. So all brands tayo ngayon dito sa Cartilla ng Katipunan. Ito nga po ang Moderna, AstraZeneca, Sinovac at Pfizer vaccine. Ito po, ang booster caravan na kasalukuyang nagaganap ngayon sa Cartilla ng Katipunan ay bukas pamula 8 a.m. hanggang 5 p.m. 1,000 packs daily po ang kayang i-offer ng pamahalaang lungsod ng Maynila para sa publiko. Ang mass vaccination po na ginagawa natin ay bahagi pa rin ng layunin ni Mayor Escomarendo Dumagoso na bakunahan ang lahat ng kayang bakunahan, bigyan ng proteksyon at bigyan ng kapanatagan ng loob ang lahat ng publiko, lalo na ngayong tumataas ang kaso ng COVID-19, hindi lamang dito sa lungsod ng Maynila, kung hindi sa buong bansa.
matatandaan nga po natin na ito nga po ang pangatlong sector, special sector na ginakunahan natin ngayon lamang, ngayong linggo lamang. Nauna nga po dyan ang Divisoria Workers, kung saan tayo ay nagsagawa ng isang special two-day night vaccination sa kahabaan ng Juan Luna Corner Recto noong January 5 and January 6. Nakapagtala nga po tayo ng 1,242 na Divisoria Workers. Ito yung mga magugulay, magkakarne, mag-iisda, driver, pahinante at kargador sa Divisoria na mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kagaya ng Central Luzon, Northern Luzon, and of course, ang mga lungsod ng Maynila. Samantala, yung another sector na binakunahan natin ay ang mga delivery riders, kagaya ng sa Grab, Angkas, Lalamove, Shopee, Mr. Speedy, Foodpanda, Lazada, etc. Doon naman po sa ginawa nating vaccination para sa ating mga delivery riders, ay nakapagtala po tayo ng 1,782. Ang lahat po ng ito ay ginagawa natin hindi lamang para mabigyan ng proteksyon at kapanatagan ang ating mga manggagawang Pilipino, kundi para na din sa mga pamilya at sa mga bawat customer na nakakausap o nakakasalamuan nila sa araw-araw dahil na din sa klase ng trabaho na kanilang ibinibigay. So ito ay patuloy natin pagpapahalaga sa bawat manggagawang Pilipino, hindi lamang dito sa lungsod ng Maynila, kung hindi sa iba't ibang panig ng bansaan ng Pilipinas. Parang ito na din ang pasasalamat natin sa lahat ng sakripisyo at effort na ginagawa nila sa lahat ng oras. Ayon nga po sa tala, nasa 300 na po na motorcycle bicycle riders ang nakapila ngayon sa kartila ng Katipunan para mabakunahan ng booster shot. Thank you.
Para sa mga kakatutok lang ngayon, kasalukuyan nga pong ginagawa ngayon umaga dito sa Cartilla na Katipunan ang booster caravan para sa ating mga motorcycle at bicycle riders, hindi lamang dito sa lungsod ng Maynila, kundi sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Ito po ay binibigay ng libre ng pamahalaang lungsod sa ilalim pa rin ng liderato ni Mayor Isko Moreno Domagoso para mabigyan ng kapanatagan at proteksyon ang bawat Pilipino laban sa sakit na COVID-19.
Katulong nga po natin ngayon ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office sa pangunguna pa rin ni Director Arnel Angeles na mabigyan ng booster shots ang ating mga kababayan. All brands po ang ino-offer dito. Ibig sabihin, available po ang Pfizer, AstraZeneca, Moderna at Sinovac para sa booster shot ng ating mga kababayang Pilipino. Wala pong requirements, kailangan lang po dalhin ang inyong updated vaccine ID para po matanggap nyo po ang inyong booster shot ngayong umaga. Open po ang booster shot vaccination for motorcycle and bicycle riders from 8 a.m. to 5 p.m. ngayong araw ng Sabado, January 9. Sir, good morning po from Manila Disaster Risk Reduction Management Office. Sir, ano po yung pakiramdam? Of course, nakita natin na kayo po yung mismong nagva-vaccinate para sa ating mga motorcycle and bicycle riders. Kamusta po yung pakiramdam na nakakapagbigay po tayo ng protection at kapanatagan para sa bawat Pilipino ngayong umaga po na to? Siyempre, hindi lang isang registered and we are M1 isang masaya po kami na sa bawat Pilipino. Kahit na hindi po ating mismong kababayan, kahit mga foreigners mo na nandito sa Pilipinas, nabakunahan po natin. Kasi isa lang po yung goal natin na ma-immunize po lahat ng tao na nandito sa Pilipinas, hindi lang po sa Manila. So, isa po marahalan. Sabi nga po ng aming mga head, mga boss po namin, na bawat po isang tao mababakunahan po namin, isang malaking tulong po sa kanila. Sir, bilang registered nurse, gano'n po ba ka-importante na makatanggap tayo ng booster shot, lalo na ngayong mga panahon na to? Ayan, siyempre, una, no? Protection talaga, no? Kasi siyempre, kailangan natin ng protection. Madalas, lalo na kami mga frontliners, hindi na tayo mga frontliners, pati yung mga nagtatrabaho po, no? Yung mga naghahanap buhay. So, bilang isang registered nurse, pag tayo nakapagbakuna nga, ayun, tutulungan natin sila lahat. Bawang isang nababakunahan natin, tutulungan natin. Lastly na sir, para syempre ma-continue na ulit natin yung vaccination efforts natin. Ano yung masasabi mo sa ganitong klaseng initiative na inopen talaga natin sa lahat, hindi nga lang po dito sa mga taga-Maynila? And of course, yung message po for Mayor Isko Moreno Dumagosa and sa buong city government natin. Muna ang message na kay Mayor Isko. Mayor, napaganda po ng ginagawa nyo. Napakabilis po ng kilos nyo. Hindi lang po taga-Manila ang binibigyan nyo ng priority. Pati po yung mga kalapit na lugar natin. Kahit mga taga-produsa po, nagpupunta dito. Dahil yung availability po ng vaccine, napakarami po dito sa Manila. Okay. Thank you po, sir! So yan nga po ang ating kasamahan sa Manila Disaster Risk Reduction Management, isang registered nurse. At sila po nga ang nangunguna ng ating vaccination drive dito sa Kwartilya ng Katipunan. Ayan, kamausap tayo ng mga nakapila. Good morning po! Yes po.
Sir, ano po ang trabaho nyo? Motorcycle riders or delivery rider? Delivery rider po. Sir, saan pa po kayo galing? Quezon City pa po. Sir, bakit nyo po naisipan na magpa-booster shot po ngayong umaga na to? Protection na rin. Protection na din po. Saan nyo po nalaman yung na meron po tayo magaganap ngayong umaga na vaccination po para sa mga motorcycle and bicycle riders? Kapanda riders. Yung mga friends nyo po ba, vaccinated na din po ba sila? Dito na po. Okay po. Sir, ano po yung masasabi nyo po or message nyo po for Mayor Isko Moreno Dumagoso po? Thank you po, sir. So, ayan nga po ang kasalukuyan nagaganap dito sa Kartilya ng Katipunan. Para po sa mga bagong tutok lang ngayon, narito po nga tayo ngayon sa Kartilya ng Katipunan, sa tabi ng Manila City Hall, kung saan sinasagawa ang isa na namang booster caravan ngayong araw na Sabado, January 8. Ang araw po na ito ay dedicated para sa ating mga motorcycle at bicycle riders, hindi lamang ng lusod ng Maynila, kundi para sa general public. Ito po ay handog pa rin ng pamahalang lungsod ng Maynila sa ilalim ng liderato ni Punong Lungsod Francisco Isko Moreno Dumagoso para mabigyan ng kapanatagan at proteksyon ang bawat Pilipino laban sa sakit ng COVID-19. Ayon nga po sa ating tala, as of 8 a.m., nasa 300 na po ang nakapila na motorcycle at bicycle riders dito sa Kartilya ng Katipunan para matanggap ang kanilang libreng booster shot. Ang ino-offer nga po ng pamahalaang lungsod ng Maynila na brands ay all brands. Ibig sabihin, available po ngayong umaga ang AstraZeneca, Moderna, Pfizer vaccine at Sinovac. Para matanggap nila ng libre, ang kailangan lang po requirement ay dalhin ang kanilang updated vaccine ID para maturukan o kaya mag-register sa Manila COVID-19vaccine.ph para ma-scan ang kanilang mga QR code at para ma-register ang kanilang booster shot na matatanggap ngayong umaga. Ang booster caravan na nagaganap ngayon sa Kartilya ng Katipunan sa tabi ng Manila City Hall ay bukas pamula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Matatandaan po natin na ito na ang ikatlong sector na binigyan ng special booster shot vaccination ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ngayon linggo lamang. Nauna nga po dyan ang Divisoria workers natin kung saan tayo po ay nakapagbakuna ng booster shot sa total ng 1,242. Ito po ay matapos isagawa ang 2-day night vaccination sa kahabaan ng Juan Luna Corner Recto sa mga magugulay, magkakarne, mag-iisda, driver, pahinate at cargador sa Divisoria na nanggaling sa iba't ibang panig ng Pilipinas kagaya ng Central Luzon at Northern Luzon. Samantala, dito naman sa Kartilya ng Katipunan, naganap din noong January 6 at January 7 ang booster vaccination para naman sa ating mga minamahal at masisipag na delivery riders. Total ng ating nabakunahan sa 2-day booster caravan ay 1,782. Sila po yung mga riders ng Grab, ang Cash, Lalamove, Shopee, Mr. Speedy, Foodpanda, Lazada, etc. Ang lahat po ng ito ay ginagawa hindi lamang para mabigyan ng proteksyon at kapanatagan ang ating mga manggagawang Pilipino, kundi maging ang kanilang mga pamilya at mga customer na nakakausap at nakakasalamuha araw-araw. Muli, Kartilya ng Katipunan Booster Shot Caravan para sa ating mga motorcycle at bicycle riders, hindi lamang sa lungsod ng Maynila, kundi sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayong umaga, January 8, araw ng Sabado, bukas hanggang 5 p.m. ng hapon. Para sa mga karagdagang updates para sa nagaganap sa lungsod ng Maynila, maaaring i-follow ang page, ang official Facebook page ng Manila Public Information Office at ng official page ni Mayor Isko Moreno Dumagoso.
Magandang araw po mga batang Maynila.